Techies! Welcome back again sa aking Liz Tech Channel. Unang-una sa lahat, gusto ko muna kamustahin kayo. I hope na nasa mabuti kayong kalagayan, lalo na sa mga kababayan natin na natamaan ng bagyong Ulysses. So, mag-iingat po kayong lahat and let's pray for everyone's safety, guys. So, ayun guys, before tayo mag-start, I would like to remind you nga pala na nagpapag-giveaway po pala si Liz Tech ng Realme Narzo 20. So, sa mga gusto pong sumali, is bibigay ko yung link sa description box, okay? So, good luck everyone. So, ayan guys. Okay, so in this video is we are going to unbox another smartphone, especially a budget phone that is a Nokia brand. So, diba medyo matagal-tagal na tayo hindi nakapag-unbox ng Nokia brand of smartphone. So, now, yung unbox natin is yung pinakamurang smartphone nila. So, this is the Nokia 2.4. Ayan. So, ang nakagandahan dito guys is meron siyang 6.5 inches tapos meron siyang 64 gig of internal storage. So, to know more about its specification and its performance, let's watch this. Makita nyo pa square talaga yung box nila, diba? Kung naalala nyo ngayon dati kong unboxing, ganun din. So yan, sa likod niya guys, nakalagay dito yung kanyang specification. So iisa-isahin natin yan mamaya. So andito naman sa front is yung image talaga ng phone. So i-unbox na natin. Actually, very excited ako kasi diba matagal-tagal na rin tayong hindi nakarinig kay Nokia. So here, ayan. Eto, bubungad agad yung unit, guys. So, by the way, set aside muna natin to para makita natin other accessories. So, here, meron tayong pin-ejector. Nakalagay yan sa cover. And then, meron tayong free clear case. Wow! So, ito yung itsura ng clear case, guys. Okay, maganda rin kasi may clear case. And then, eto naman yung guide and warranty. So, eto guys, ang pinaka nagustuhan ko rin sa mga Nokia smartphone is meron talaga silang complete accessories. Meron tayong earphones, ayan. Maganda rin yung kanyang earphone, guys. Meron tayong wall adapter. Ito yung wall adapter. And ang kanyang micro USB charger. So, micro USB pa po si Nokia 2.4. Ayan. So, guys, as you can see, wala na pong laman ng box. Let's go on directly sa unit. Here, ito na si Nokia 2.4. And ito na yung cover niya. Tanggalin na natin tong cover niya. By the way, nakalagay dito, guys, sa cover niya is Android 11 ready. So, ready na siyang i-update din sa Android 11. So, maganda. Ayan. So, kung makita nyo ito yung front face. By the way, guys, hindi to libre yung TG, pinalagay lang to. So, ayan. Sa likod naman niya. Ayan. Ito yung likod niya. Ayan. So, yung color niya, guys, is charcoal gray. So, meron siyang other color, actually. Pero, hindi ako sure kung available na yung ibang color dito sa Philippines. So, yung likod, meron siyang dalawang rear camera. Nasa middle upper part, yung dual cameras. And then, meron tayong LED flash. Meron din siyang fingerprint scanner, which is good. Maliit lang din yung fingerprint scanner niya. At nandito din sa middle yung brand name na Nokia. So, ayan. Ang likod niya, guys, is textured. So, feel mo talaga siya kapag hinahawakan mo yung likod. And, ayan. Kung makita niyo naman, is very simple and elegant. Elegant yung aura ni Nokia 2.4. So, here sa right side niya, meron tayong volume rockers and power button. Then, sa left side, meron tayong Google Assistant. And meron tayong SIM card tray. Yung SIM card tray naman is nakagandahan. Pwede mong lagyan ng dalawang nano SIM card at isang slot for the SD card. Ayan. So, maganda-ganda rin to kanyang frame, guys. Glossy siya. Then, sa upper part, makita niyo may siya 3.5mm audio jack. Dito rin yung kanyang sensor. Then sa lower naman, nandito yung speaker grills, micro USB port, and yung microphone. Ayan guys, medyo may kabigatan ng konti yung unit. Kasi ito guys, may siyang 189 grams. Ayan. At 8.6 mm naman yung nipis niya. So, nakita niyo na yung kanyang design. And ano masasabi niyo? Nagustuhan niyo ba yung design ni Nokia 2.4 ngayon? Kasi for me, parang maka-2020 naman din yung design niya. Diba? Hindi rin naman siya nagpapahuli din sa latest ngayon ng mga textured na yung design, minimalistic na yung design, tsaka yung color is maganda. Ayan. So, open na natin ka techies. So, as we open this Nokia 2.4, meron din siyang mini drop design. Ayan na guys, so nabuksan na natin itong si Nokia 2.4. And in fairness, ayan, makikita niyo na sa screen ang kanyang screen display. So, si Nokia 2.4 is meron po siyang 6.5 inches HD+.
20:9 aspect ratio, tapos IPS LCD pa po lamang yung kanyang screen display. So, expected na yun kasi entry level naman nila. So, yung display naman niya guys is, ayan, sakto lang din. Ayan, so yung wallpaper niya ay masyadong bright. So, kaya hindi ko masyadong na-appreciate yung display. Pero kung mapalitan naman to, pwede naman din. Marami din naman choices dito na wallpapers, guys. So, ayun, ito yung display niya na ngayon, guys. So, for me naman, yes, sakto lang. Hindi ako masyadong namangha na parang ang vibrant niya or punchy, hindi ganun kaganda yung kanyang display. Pero at least, bilang isang entry level, eh, sakto na rin naman yung display niya. So, there guys, makikita nyo yung kanyang mga features. So, dito kay Nokia 2.4, wala po siyang screen recording. Pero, nakagandahan naman sa kanya is may screencast na siya. Which is also very important, diba? Kung may smart TV kayo, connect-connect na lang. So, wala namang iba pang, as in, talagang madaming features siya. So, anyway, nakita nyo yung display niya. Let's go on directly sa kanyang specification naman. Power siya ng MediaTek Helio P22. Tapos, octa-core na yung CPU niya. Meron siyang 3GB of RAM, guys, and 64GB of internal storage. Yung nakagandahan nga lamang sa kanyang ganyang memory is pwede naman siyang expand up to 512GB. Next is meron siyang 4,500mAh battery. So, malaki-laking battery na yun. Anyway, itetest na ba natin to soon? So, abangan nyo yun. Sa data niya, guys, yung 4G LTE lang yung kaya niya. And Bluetooth 5 na rin naman siya. So, now, guys, na-discuss ko na sa inyo yung specification niya. Let's go sa testing naman sa camera nito. By the way, ito nga pala si Nokia 2.4 is meron po siyang 13MP main camera. That is f2.2. Meron din siyang 2MP depth sensor. Kasama din sa baba yung LED flash. Then sa front naman niya guys, meron siyang 5MP, 2.4 aperture din. So anyway, ayan, ipapakita ko sa inyo ngayon. Itetest natin itong front camera ni Nokia 2.4. Ayan, so makakita niyo dyan. In fairness, malinaw naman din yung front cam niya. So, napansin ko sa kanyang camera guys, is mas maganda siya kapag ka may proper lighting. Pero kapag ka hindi masyadong mailaw yung area, talagang hindi siya ganun kaganda at may pagka-delay din yung camera niya talaga. Hi guys! Oh, okay. So, ito yung front video quality ni Nokia 2.4. Ano yung masasabi niyo guys? Nalilinawan ba kayo sa kanyang quality? Okay ba yung audio niya? I-comment niyo below, okay? And ayan guys, mapakita ko naman sa inyo yung rear cam niya. Ayan, nakita niyo na yung performance niya sa camera. Ayan na guys, natapos na rin nating in-unbox si Nokia 2.4. And for me, malaki-laki din naman yung improvement na kanilang entry level ngayon. Pagdating sa kanilang specs, pagdating sa kanilang design, mas pina-decent naman nila ngayon para talaga bumagay sa ating mga millennials. But anyway, anong comment niya about sa kanya, i-comment niyo below. So, excited na ako sa full review ko nito soon. So, abangan niyo yan sa aking channel. Ayun lang po muna sa ngayon guys. Maraming po salamat sa panonood na aking video. Once again, I would like to invite everyone to join my Narzu 20 giveaway. Yes guys, ibibigay ko yung link sa description box. So, sa mga hindi pa nakasali, sumali na kayo. Ayun lang, maraming po salamat. At again, ingat po kayong lagi lahat. And Godspeed. Bye!